So, magandang araw sa inyo mga boss, mga ka-Daniel, mga idol. Ito na pala yung gitres kong chamber, binuko na. Mayroon ng frame. Bale, hindi na natin na ibinta yan. Yan, yung nagawa ko na yung ano, bale, na-finish na. Pintura na lang kulang yan, mga busing. So yan, pinapainit muna natin yung chamber para makita natin yung... Pero okay na yan kasi na-test ko na yan eh. And, importante yung sa task na yan na ano, ilagay ko. Pag wala yan, pangit yung apoy na lalabas. At hindi ano ka anong kalakasan. So yan, malapit ng mag-block. So, bali yung frame pala na yan, yun ang dating frame ko doon sa stainless na ginagawa ko na D4. Hindi naman dyan sa D3. Kaya, para yung sukat na lang ang ginawa ko dyan. Ata lang isa, mawala na eh. Dadagdagan natin yan mamaya-maya para lumakas yung apoy. Yan bala yung ano niya, blower niya oh. Kalahati pa lang yung adjust. Yan, may init na. Malakas yung apoy. Kaya lang, maroon yung pang kulay na ano. Kulay pula pa. Bali pala, hindi ko na pinadaan dyan sa tanki yung oil niyan. Para hindi na madam yan. Okay naman yan. Testing ko na. Walang click eh. At dito rin sa daanan ng ano, sa tubo na daanan ng langis, wala rin leak yan. Kasi tinest ko na rin yan. Kaya hindi ko nalilagyan yung tanke ng langis para hindi na madumihan. Meron pa silikotin yung paglinis sa butas. So ayan o. Oh. Hanggang tumaas na yung apoy. Kitang-kita na yung ganda ng apoy o. Oh. Napakalakas. Parang D4 lang talaga yung chamber na yan o. Oh. Maganda pala yung D3 kasi talagang malakas ang apoy kasi parang hindi nakakabilo yung apoy. Talagang ibubuga niya sa taas kasi maliit lang siya. Pero kung malaki yung chamber, hindi tataas talaga yung apoy siguro. Aywan ko lang, depende siguro sa pagkagawa kasi siyempre kakalat sa loob. Pero pag maliit yung chamber, talagang ibubuga niya sa taas kasi walang kakalatan sa loob eh. Kaya siguro ganyan, no? Unang gawa ko yan na, no, D3. May nagagawa na ko noon, pero walang, ano, walang yung sa taas na yan, nalinagay ko. Parang pressure, ano, tawag yan, pressure plate. Walang ganyan. Kaya medyo open yon. Wilo yung apoy. Yan, talagang parang binubuo yung apoy sa gitna. Kasi nakakurve pa siya, oh. Kasi pag tinanggal ko yan, ganun din yung parang ano rin yung hangin, yung apoy. Parang nakakabuhilo ba? Yan parang pigil talagang buo-buo na ilalabas sa gitna. Binubuo niya, no? Ganyan, no? Baka sa susunod na gagawin ko, kahit wala na yung takip na yan, kukurve ko na lang. Depende siguro sa ano sa burner din yung pagkabutas. Kasi maganda yung pagkabutas niya, no. Bali ano pala yung taas niya ni? Eh. Siyam na butas.
yung sa taas 1.5, maganda oh. Yan yung frame oh, yung sukat nya, yung lapad 11 inches lapad oh. At yung haba nya naman 19 inches haba. Medyo malayo yung tangke para hindi mainit yung yung langis natin. At yung taas nya naman nasa ano yan, nasa 8 inches taas nya, 20 cm halos eh. Yun oh. Malayo yung tangke natin sa ano, sa chamber. Saka yung blower na yan, medyo malakas talaga yan. Sa Lazada ko yan in order kasi yung mga dati ko pa medyo may kahinaan talaga. Kasi malakas yung sa picture nila sa Shopee. Pag dumating, iba naman. Kaya nagtry ako sa Lazada, okay, mas okay sa Lazada. Kung ano yung in-order ko, yun talaga ang darating. So, hanggang dito na lang muna. Siguro, layo pa ba? Ayan, blue na oh. Oh, hindi nagbabaga yung chamber natin kasi 8mm yan eh, makapal yan eh. Kahit totoo patutok yung butas dun, wala, hindi magbabaga talaga. Oh? Kahit siguro maghahapon na gamitan yan, hindi magbabaga yan eh. Kaya lang pang malayo na ano, tulad ng mga Davao, ganun. Medyo mahal yung shipping fee niyan kasi makapal, mabigat. Yung stainless ko, nag-aabot lang ng 7 kilos yun eh. Nasa 700 plus lang ang shipping fee. Ito baka umabot 10 kilos to eh. Abotin 1,000 shipping fee niyan. Plus kalan pa, kaya medyo umaangal yung mga nag-order. Pag malayuan, gusto yung chamber na lang at saka burner. Ayaw nila yung may frame. Kaya minsan, pagbibigyan ko rin sila. Eh kaya ito, eh wala, eh nabuo ko na. Wala naman akong iba niyan. Talagang nag-iisa lang yan eh. Na chamber na yan eh. Ayaw ko kung makahanap ako ng ganyang kakapal. O sige mga boss, babay na muna.